ulitin natin na ang tuldik ay nagpapahiwatig ng diin or stress sa pagbigkas ng mga patinig or ng A, E, I, O, U sa ating alpabeto. Ang pahilis ay binibigkas ng pahaba na stress. Samantalang ang paiwan naman ay nagpapahiwatig ng paghinto sa pagbigkas. Bilang halimbawa, unahin natin ang salitang bukas at bukas. So ang bukas na nangangahulugang open, samantalang ang bukas ay nangangahulugang tomorrow, ay magkapareho ang spelling, ngunit magkaiba ang bigkas or pronunciation. Depende kung nasaan ang kanilang tuldik. So makikita sa example na ang ginamit ay tuldik na pahilis. Ibig sabihin, dapat ang A or ang ating patinig ay binibigkas ng pahaba. Kaya naman ang bigkas sa bukas ay pagpapahaba ng A, samantalang ang bukas ay pagpapahaba ng U. Bilang pangalawang halimbawa, magkaiba din ang bunot sa bunot. So bilang ang tuldik ay nasa U para sa salitang bunot, ang ibig sabihin niya ay pull out or pagtanggal. Samantalang ang bunot naman ay nangangahulugang coconut husk or yung ginagamit natin sa paglilinis. Balikan natin ang ikalawang uri ng ating tuldik, ang paiwa. Ang paiwa ay binibigkas natin ng pahinto, hindi tulad ng pagpapahaba ng ating pahilis. Bilang halimbawa, ang salitang tala at tala ay magkapareho ng spelling, ngunit magkaiba ang ibig sabihin batay kung ano ang ginamit na tuldik sa salita. So sa unang salita, ang tuldik na ginamit ay pahilis, sa unang A, samantalang ang ikalawang salita ay gumamit ng paiwa na tuldik sa dulong A. So ang tala ng ibig sabihin ay star ay iba sa salitang tala ng ibig sabihin ay note or take note. At bilang halimbawa, may mga salita naman na higit sa dalawa ang kahulugan, depende pa rin kung paano itong binibigkas or depende pa rin sa tuldik na ginamit sa salita. Ang tubo na gumamit ng pahilis sa dulong O ay nangangahulugang sugarcane. Samantalang ang tubo na gumamit ng pahilis sa letter U at paiwa naman sa letter O ay nangangahulugang growth o interest. Samantalang ang tubo na gumamit ng pahilis sa letter U at O ay nangangahulugang pipe.